Yo guys, short video lang to. Gusto mo ba ng super quality microphone para sa iyong motovlog, travel, at even professional work? Ito na ngayon ang pinakabago nating microphone, ang Holy Land Lark M2. Mic-sing review lang to. Pasisimplin lang natin para sa mga katulad kong gusto ng simple lang. Meron akong Insta360, meron akong DSLR, at meron akong smartphone. Iniisip ko dati, ano ba ang perfect microphone para sa tatlong yun? Kapag nagtatravel ako, ayokong may dalang mabibigat na mga gamit. So, kailangan ko yung super lightweight lang. Presenting yung pinaka-lightweight na microphone sa market ngayon. 9 grams! Hindi mo mapapansin yun, guys. Kasi laki lang siya ng piso. So, itong ginagamit ko ngayon, straight out of camera na to. Walang editing sa audio natin. Yung aking DSLR na ginagamit ngayon, nakaset lang siya sa Gain 1 Sony A6400. Papakita ko ngayon sa inyo kung ano yung sound quality niya habang nagmo-motor. Dahil kapag nagsusot ka ng helmet na may microphone sa loob, expect mo na yung mga microphone may tendencing sumabog o yung tunog lata. Yun yung pinakauna kong tinest dito. Kaya ito paparinig ko sa inyo. Yo guys, so ito naman ang ating motorcycle sound check para sa ating bagong microphone. Okay, ito nakabukas pa yung visor natin. Punta tayo ngayon sa car wash. Tamad ako maglinis ng motor ngayon, so magpapa-car wash lang tayo at coffee na rin kasi may coffee shop yata yung pupuntahan nating car wash. Oh, ngayon sasara natin visor para mas marinig ninyo yung boses ko kung hindi ba sabog. May iba lang kasi akong napapanood ng mga vloggers, moto vloggers na sabog yung mga boses nila eh. Kaya gusto kong tumulong na magkaroon kayo ng mga options, hindi pangit ang audio quality. So ito guys, medyo mahal lang, 10,000 pesos kasi ito, naka-combo package tayo. Yung pwede sa cellphone, pwede sa DSLR, at pwede dito sa Insta360 na rin. Kamusta? Kayo nang humusga? Pwede kayong magtanong sa comment section kung okay siya. Gagawa rin tayo ng medyo high speed test para masubukan din natin on high speed. Pero more or less, ganito lang din naman yan. Pare-parehas lang naman pagka high speed or hindi high speed. Now, para maikabit mo yung microphone, kailangan mong bumili nitong adapter. Kasi pag wala ka nitong adapter, hindi mo mai-clip yung microphone dito para maipasok mo dito. Hindi siya makikita sa stitch, hindi makikita yung microphone. So, good yun. At para naman sa cellphone, sa mga naka-Android at iPhone, meron siyang kasama nito. Ang kinuha ko nga pala guys is yung combo package. Ibig sabihin, may kasama na siyang pang cellphone. So, lalagay lang siya dito. At ang interesting dito guys, meron na akong dating microphone. Pero kailangan mong alisin every time yung adapter niya, yung receiver, para marinig mo yung playback. Ang hirap noon, hassle yun. Pero walang choice eh. Now, hindi mo na kailangang alisin to. So naka-plug lang siya the whole time. Playback mo, maririnig mo yung sound. So that's it. Kung nakita niyo yung mga footages ko sa Insta360, sobrang hassle-free. Lifespan ng battery, sobrang tagal. 300 meters ang kanyang range. So kahit lumayo ka sa camera mo, lumayo ka sa Insta360 mo, mag-motovlog ka, naniniwala ako ito na yung isa sa pinaka-best option mo. At the price of 10,000 pesos, well, you get the best of both worlds, no? DSLR, cellphone, action camera. Pwede rin to sa mga Insta Ace Pro, pwede rin to sa mga GoPros, pwede rin to sa mga DJI action cameras. For more information, comment down below. Mag-usap tayo. At kung nakatulong tong video na to, please like at i-share mo na rin sa mga kapwa nating riders dyan. I'm sure marami sa atin naghahanap ng magandang option talaga na minsanan mo na lang naman bibilhin, pang matagalan na, idisulitin mo na. Salamat! Yun lang naman guys. Peace. Ride safe.